Yan guys, isang makalikasang araw sa inyong lahat. Nandito ulit tayo sa Manila Bay. At ngayon po ay May 29, 2021, at araw po ng Sabado. Ayan. At hindi natin alam bakit naglalagay sila dito, mga kababayan, ng high beam. Ayan. Ayan, yun yung backhoe, no? Iniipon nila dito sa loob. Siguro may pagagamitan sila, mga kababayan. Paghahanda ulit ito. Ayan, no? Kuya, para saan gagamitin yung high beam? Po? Ha? Ah, sa barge, ibabalik? Ayan, sa barge daw, mga kababayan. Ayan, no? O, tinatali ng ano, no? Ng, ayan. Ng kadena, no? Na matibay. Saka, ito naman yung bako yung nag, tinataas. Tapos, tinatransfer doon sa, Grayson, no? Mga kababayan. So, siguro pagdating ng barge, saka ikakarga. Hindi natin alam kung, siguro tapos na nilang gamitin ito or what, no, mga kababayan? Baka may paggagamitan pa sila kaya ilalagay nila sa barge. Delikado ito. Baka mamaya may mabagsakan yan, mga kababayan. Pero matindi itong driver ng bakpo, no? Magaling. At dito naman sa side na to, mga kababayan, yung kutsara ng bakpo ay inaayos. Ayan, no? Inaayos ni kuya. Ayan. Dinadahan-dahan kasi delikado ito, eh. Pag binagsak ng biglaan. So, ayan, naging okay na, guys. So, dako naman tayo dito. Dito naman, mga kababayan, no?
sa karagatan dito is mukhang yung kulay ng dagat nagbago na naman, oh. Nagkulay abo siya siguro dahil sa buhangin, oh, dito sa Grayson, kaya naging ganyan yung kulay, mga kababayan, dahil high tide din kaya nagkaganyan. Pero mapapansin nyo doon banda sa mga malalim na area is na, ang ganda tingnan ng karagatan, bloom bloom, mga kababayan, napakaganda. Ayan, makikita nyo talagang buhay na ang Manila Bay, mga kababayan. Napakaganda, napakaangas dito, no? Napakaganda dito, mga kababayan. Kahit na tanghaling tapat is maganda siyang puntahan, maganda tumambay dahil sa hangin, mga kababayan. At silong ka lang dito sa mga nyug dito, eh, talagang masarap sa pakiramdam tumambay dahil sa mga hangin, mga kababayan. Binabaho yung hangin, mga kababayan, kaya maganda dito. Basta mag-comment kayo, no, kung ano masasabi nyo dito, mga kababayan. So kanina din, mga kababayan, mayroon ditong artista na pumunta pala, no, nag-shooting dito. Siguro dun sa kanyang music video na ipapalabas. Yung pumunta dito, mga kababayan, is taga Davao din ata, si Casey Tandingan. O pakicorrect na lang ako, mga kababayan, kung tama ba yung aking nakalap na information. Taga Davao din ba si Casey Tandingan? So kababayan pala ito ni President Duterte, kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, pakicorrect na lang ako, no. So ayan, masasabi nyo bakit ito ang napili ni Casey Tandingan? Siguro dahil sa sobrang ganda ng Manila Bay, kaya ito ang napili niya, mga kababayan. Ayan, mag-comment kayo. So yun lang naman, mga kababayan, no? Wala na tayong masyadong update dito. So panoorin nyo na lang yung mga drone shot ko dito sa Manila Bay. Ayan, kaya wala na tayo masyadong update. May mga drone shot naman tayo para makita dito sa taas, no, kung ano yung mga nagbago dito sa Manila Bay. So maraming salamat sa inyong lahat. At mag-iingat po ang lahat sa kanilang ginagawa. So hanggang dito na lang, mga kababayan. Lagi nyo tandaan, ikaw, ako, tayo ang kalikasan. So mag-iingat po, at hanggang dito lang, mga kababayan. Maraming salamat. God bless and peace out.